Bali, ano lang, jumper lang itong fuse. Itong magiging fuse niya ngayon. Ah, hindi na siya, hindi mo napapalitan ng fuse, yan lang. Hindi na. Magandang umaga mga ka-viewers. Welcome sa aming channel, LM Repair Vlog. January 30, 2022, may pagawang EBR. Pero bago umpisahan ni LM, please like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga vlog namin. Buksan na natin. Hindi siya gumagana, hindi siya nag-automatic. Hindi nag-automatic yung ano niya, output. Ito, bubuksan ko na kung anong problema. Ayaw mag-automatic. Yan. Check natin yung fuse. Malamang na overload to. Dalawa yung fuse niya. At yung mga fuse. Buo ang fuse na isa. Ito yung fuse, testingin ko yung isa. Ayun, tumunog. Ibig sabihin, okay yung fuse. Balik natin yung fuse na isa, okay. Tapos itong isa. Ayun, blown siya. Sira yung fuse. Pumutok yung fuse. So ang gagawin ko niyan, kukuha lang na akong wire na maliit na katumbas ng amperay niya. Inangin ko. Kukuha ko ng wire na maliit. Ito lang, katumbas ng wire na maliit na to, mga 5 to 6 amperes na to. Yan ang lalagay ko. Lagyan natin ng face at insenso. Yan, kung wala kayong makita ang fuse, tensyay nyo lang, hindi pwede yung malaking fuse. Kasi pag nagka-shorted, ano, hindi mapuputol yung fuse, masisira, masusunog. Kung dati ang kayong mga experience na technician, alam niyo kung gaano kalaki ang ilalagay yung fuse. Tapos inangin na lang dito. Bali, ano lang, jumper lang itong fuse. Itong magiging fuse niya ngayon. Ah, hindi na siya, hindi mo napapalitan ng fuse, yan lang. Hindi na, kasi yung fuse wire din na maliit yun. Testingin natin. Ayun, tumunog na. Ibig sabihin, connected na yung fuse. Tapos ang titignan natin ngayon yung pinaka-automatic niya, yung umiikot.
Lilinisin natin yan. Pwede naman sa ano, sa gas kasi nagkakarbon to. Pag kasi hindi umiikot ito, masisira talaga yung fuse niya. Yan, ikot lang ng manual dito. Tapos, ayan o, alos dikit-dikit na yung carbon niya. Kailangan matanggal yan, yung carbon na yan. Kasi pag hindi natanggal yung carbon na yan, lumilipat sa kabila. Ganito ang madalas mangyari sa mga ganito eh. Kaya naso-short siya. Pag hindi umiikot ito, shorted. Minsan umiikot siya, may makarbon-carbon yan, kailang tanggalin yan. Pag hindi ito natanggal yan, didiretso lang yung wire, hindi siya iikot. Bakit nagkakarbon? Saan nagagaling? May carbon ito eh, parang sa barena. Ayan ang carbon niya. Ito. Carbon brass ang tawag dyan. Ito yon. Pag matagal na, hindi na maintain yan, magkikita nyo na lang dito, shorted siya. Kaya ang gagawin dyan, lilinisin yan. Pwede sa gas, hindi pwede tubig. Pwede rin sa acetone, yun nga lang yung acetone, hintayin nyo siyang matuyo bago i-plug. Pero yung gas, pagkatanggal ng mga carbon na tinatanggal ko na to, pwede na siyang i-plug. Yan. Yan, alos malinis na. Kasi ito yung pinaka-automatic niya. Tapos, check din natin yung mga ano, switch. Ito, kailangan pipito to. Kailangan tutunog. Pag pihit mo, kailangan tutunog yan. O ba't walang tunog? Ayun. Okay siya. Ito ang ano, pag hindi, pag over voltage siya, pag tumama rito, magka-cut off yung ano, output. Kabila. Yan, tumutunog siya. Tapos, testingin na natin kung may output. We, okay na yan? Okay na, pati carbon, malinis na. Ngayon, tingnan natin kung iikot na yung ano niya. Ayun, umiikot o. Oh. Ayun, gumagalaw. Okay na. Ah, galing na. Ngayon, testingin natin kung may output siya. Kuha tayong electric pan. Bilis lang nagawa! Ito yung electric fan pang testing natin. Ito, isasaksak ko na sa 220. Yung kulanay ang kailangan quick start pero umikot. Ayun, nagmetro siya. Oh. Nagmetro na siya. 220. Ito electric fan. Ayun na electric fan. Pangalawa. Ito naman. Oh, umikot din. Sa 110, gagana yung electric fan. Mabagal lang. Ayan, na rin yung wagen. Ibig sabihin, okay na yung output. So, okay na to. Ang bilis mga ka-viewers, diba? Paggawa na po kayo sa LM Repair Vlog. Salamat mga ka-viewers. Ingat-ingat tayong lahat. God bless sa ating lahat. Ayan, meron pang nakapilang gagawin. Dalawang TV.
isang Bluetooth speaker. Magulo po talaga bahay namin. Eh, hindi naman pala bahay ito pagawaan. Pero dito lang sa bahay namin. Ito na, isasara ko na para may deliver na. Kailangan na kailangan daw nila to. Kahit Linggo, tinapos ko kasi bukas kailangan nila to. Ginagamit nila sa laboratory. Pang ano to eh, sa mga equipment nila sa ano, laboratory. Dito nila sinasaktan. Ang ABR na to, automatic voltage regulator tawag dyan. Mababa kuryente, malakas, isa lang yung volt na lalabas. 220 pa rin. Ah, makakatipid ka? Hindi makakatipid. Yung mga unit mo, hindi sila ano, hindi nabibigla. Lakas, mababa kuryente, steady volt lang to. Dahil nga dun sa umiikot kanina, yun ang nag-automatic adjustment. Ayan. Hindi. Mga ka-viewers, baka may nakakilala sa inyo kay Nanay Milin. 14 years na po siyang hinahanak ng kanyang anak na si Miss Jean na nakabase na po sa England. Sana matulungan natin si Miss Jean mahanap yung kanyang nanay. Mag-message na lang po kayo dito sa LM Repair Vlog. Maraming salamat po.